At sa isang magandang umaga po sa muli, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Palakpak para sa Diyos. Amen. Hallelujah. At ako ay nagpapasalamat sa Lord, mga kapatid, na umabot pa rin sa oras. At kahit medyo may konting ano po, agriya. Pero salamat sa Lord na tawag po dito, hindi naman late ang todo. Siguro kung di na ako na-traffic dito sa may junction, baka mabot pa rin ako sa pre-worship. Medyo may ano, may doon po sa Binangonan, may konting technical problem, no? Hindi maiwasan sa church, no, mga kapatid. Pero salamat sa Lord na umalis po ako doon ng 8:45. Mga 8:45. Mabilis nang ibiyahe kaya lang nag-traffic po dito. Pero salamat po sa Panginoon sa kanyang protection, mga kapatid, no? Kasi sa tuwing ako po ay mangaral ng salita ng Lord dito po sa main church, mga kapatid, iba yung pananalangin, no? Kasi yung biyahe ay hindi po madali. Malayo po. Marami kang pagdadaanan, no? Either involved sa aksidente o makabangka o sa mga ganun, mga kapatid, no? Dahil sa layo ng biyahe. Pero salamat po sa Lord na nandyan po ang protection ng Panginoon na patuloy na ipinagkakalo po, mga kapatid, no? At naging ano po yan, naging habit na po natin na sa tuwing aalis, ang pananalangin sa Panginoon ang pinakauna sa lahat at ang covering ng kanyang dakilang dugo, mga kapatid. Dakilang banal na dugo. Salamat sa Panginoon sa umaga po ito na ako po ay sa muli makapagpahayag ko na mabubuting balita ng Panginoon sa bawat isa. At alam ko naman po na kayo po ay excited na makinig ng salita ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Amen. At ako'y nagpupuri sa Lord na ang ating mga puso ay nag-umapaw sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At nakatunayan na ikaw ay nagtagumpay, narito ko ngayon sa loob ng church. Amen po ba? At ngayon po ay busy-busy po ang maraming mga tao. Traffic-traffic dahil ano po, yung mga nandiyan po sa labas. At alam niya na po yun, nangangamban niya. No? At tawag po dyan, lahat ng dinaanan natin ay meron talaga na merong tawag po dyan, nagkakamban niya sa kalsada. At may nakita ko doon ay isang tawag po dyan, dapat natin makita. Na hopefully, itong mga tumatakbo bilang mga officialis ng barangay, mga kapatid, from barangay captain hanggang sa chairman, na huwag nilang makalimutan yung kanilang mga pangako. Amen po, mga kapatid. Amen. Tulad din po sa atin ng mga Kristiyano na tayo po ay minsan nangangako sa Panginoon, pero minsan nakakalimutan po namin. I pray na yung ating mga ipinangako sa Diyos ay huwag po natin makakalimutan. Amen po ba, mga kapatid? At ngayon, salamat sa Lord. Ang ating pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa pagsuporta sa misyon, mga kapatid. No? At last, ano po, kailan po kayo pumunta sa Masbate? Last March po yung ating ano po, ng church ng pagmimisyon, mga kapatid. Okay? Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakahalaga sa isang Kristiyano, mga kapatid, no? Ang ating pong topic, the right perspective on supporting missions. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kapatid, no? Papaano daw, ano ba yung ating pananaw sa pagsuporta sa isang mission, mga kapatid, no? Bilang isang mananampalataya, dapat maging bukas ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, ganun din ang ating mga yan, ating mga kamay to support, no, mga kapatid, ang misyon sa isang simbahan. Pero minsan nakakalungkot, mga kapatid, na dinaitinan nito ng maraming mga mananampalataya. And I pray sa umaga pong ito ay ito po'y ating ano po, manamnam, mabuksan at magkaroon tayo po ng pananaw kung paano po sumuporta sa isang misyon, specifically dito po sa church, mga kapatid. Amen? At tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Father God, kami po ay nagpupuri sa iyong langilang pangalan sa muli.
salamat po, hallelujah, sa mga sandaling ito, Panginoon. Lord, kami po ay dumadalangin sa iyo at hinihingi po namin ang iyong pumbasbas. Hallelujah, especially, Panginoon, sa iyong mga dakilang salita. At hayaan niyo po ang mga salita po ito, Diyos, ay mag-empower sa amin po, Panginoon. At hayaan niyo po ang mga dakilang salita ito, o Diyos, ay magpaalala sa amin, Panginoon, kung paano po kami, o Diyos, sumunod sa iyo sa pamamagitan po ng pagsuporta sa bawat misyon ng simbahan, Panginoon. Lord, buksan niyo po, hallelujah, ang aming mga spiritual ears and our spiritual eyes, Panginoon. Hallelujah, na makita po namin ang kabutihan ng iyong mga salita sa umaga po ito. Father God, ihanda niyo po yung aming mga puso sa mga oras na ito at hayaan niyo po, Diyos, ang iyong banal na presensya ang patuloy po naming maranasan, Panginoon. Lord, salamat sa muli na aming pinagkakatiwala, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Ano naman natin, no? Palaas po, palakpakan sa Lord. Amen. Ha? Sa ganyan po kapamaraanan, magkakaroon po ng pagbabago sa ating pananaw, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Sa pagpalakpak pa lang, alam na natin, ano? Ng pag-ating pagpapalakpak o club offering ay doon po sa taas, mga kapatid. Okay. Sige, tingnan po natin. However, many of us have wrong perspectives, no, mga kapatid, on supporting missions. Some may feel like they are not called to support missions. Minsan ito po ang naging problema sa isang Kristiyano, no? Kasi ang pinag-usapan po dyan tayo eh, na mga nasa lupo ng simbahan, mga kapatid. Minsan nagkakaroon po ng maling pananaw, no? Ang isang mananampalataya sa pagsuporta sa isang misyon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, aayusin natin, no? Yung ating mga pananaw, yung ating kaisipan, yung ating puso, mga kapatid, at the same time, yung ating pong mga palad, no? Sa pagbibigay dyan po sa pagmimisyon, mga kapatid. At ako po ay nagpupuri sa Lord na nabigyan tayo ng pagkakataon na ipahayag po ito dahil, mga kapatid, tayo po ngayon ay hindi pwede na dito lang sa loob ng church. Okay? Hindi pwede na nandyan lang po kayo nananatiling nakaupo, mga kapatid. Dapat mayroon po tayong ginagawa. Okay, mga kapatid, kahit hindi po ba, mayroong dapat ginagawa. No? Ang church ay maraming plano. At isa na po dito ang plano na mag-mission at mag-start na po yan doon po sa Masbate. And kami po ay nananalangin na makapagbukas pa sa iba pang mga lugar para po makapag-mission, mga kapatid. At kayo po ay kasama doon, no? Kaya lang minsan nagkakaroon po ng problema sa ating mga pananaw sa pagsuporta sa pag-mission, mga kapatid. Na dapat maging malinaw ito sa ating isip, sa ating puso, no? Yung ating pagsuporta sa misyon na dapat hindi ito maging problema. Okay? Tingnan po natin, as we go through this, we must ask ourselves, do I have a right? Okay na ba, mga kapatid? Perspective on supporting mission, no? Diyan po sa isang larangan na mahabang-mahabang ano po dyan eh, na mga kapatid, na isang release po ng trend at di natin alam kung hanggang saan magtatapos po yan, mga kapatid, no? Sa pag susuport po sa isang gawain, specifically, ito pong misyon na pinag-usapan po natin, ito po ay walang katapusan. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Walang katapusan. No? The right perspective sa ating pagsusuporta sa misyon. Okay? Ng simbahan, dapat ito po ay walang katapusan. Amen po ba, mga kapatid? Okay? May question mark, ano? Tingnan natin. Let us focus on the primary objective of why the church exists and what exactly is its purpose as given by our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ano ba yung objectives? Ano ba yung layunin ng isang simbahan na ninanais ng ating Panginoong Jesucristo?
Okay? Marami na pong ipinahayag patungkol po sa misyon. Naalala ko po, nakapagbahayag din po ako dito ng patungkol po sa pag-mission, mga kapatid, no? Na kailangan ito talaga ay dapat gawin ng isang simbahan. Kaya ngayon, dapat maging malinaw sa atin ngayong umaga yung ating pong pagtulong. Okay? Dito po sa usapin ng pag-mission ng isang simbahan. Nakitinan po ba, mga kapatid? Ano po ba yung mga layunin? Ano po ba yung mga objectives? Number one, no? Mission works or work is commanded by Jesus as the major purpose of the church. Amen po ba, mga kapatid? Yan po ay isa sa mga pangunahin na kinumal ng ating Panginoong Hesukristo, no? Na dapat gawin ng isang simbahan. Nakitinan po ba? At sino po ang nasa loob ng church? Tayo na mismo. Okay? Literally, yung building, ito yun, no? At yung church, mga kapatid, at tayo po ang nandoon, no? Kung titignan po natin, other words, missions, work is the primary objective of the church. Dyan po sa book of Matthew, chapter 28, verse 18 to 20, no? And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age, mga kapatid. Yan po ay ibinigay na ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Nakakaintindihan. Madalas po natin na napapakinggan yung patungkol po dyan sa tawag po dyan sa talatang yan. Pero minsan nakakalungkot, mga kapatid, kaya in-highlights po dyan yung go therefore, no? Kasi mayroon pong uutusan. Kakaintindihan. Yung pagbimisyon po ay mayroong ipapadala. Amen po ba? Naalala natin yung pumunta po sa Masbate, mayroon pong mga ipinadala, mga kapatid, no? At meron po dapat na magamit yung mga magmimisyon. Amen po ba? Na hindi po pwede na magpaplano lang at pinagplanuhan at hindi naman ito po ay isinagawa ng epektibo. Mga kapatid, yung pagmimisyon. Okay? Kasi yung pagmimisyon po ay hindi po ito biro, mga kapatid. Kaya pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon, ano bang pananaw mo? Ano ba ang pagkakaintindi mo sa misyon, mga kapatid? Ano ba ang ating tawag po dyan, kaalaman pagdating po dito sa usaping ito? Kaya ngayong umaga, ako po ay dumadalangin sa Panginoon na patuloy na mabuksan ang ating mga kaisipan patungkol po dyan sa usapin ng pag-mission, mga kapatid. No? Hindi po yan madali, pero salamat sa Lord na marami po ang nagsusuporta pagdating po sa mga gawain po na ito. And go therefore and make disciples of all the nation. It is the church, no? Missionaries, mga kapatid. Merong mga magmi-mission. Amen po ba? Kasi, di ba sabi, go therefore. Alam naman, nangutusan natin yung sino? Tayo. Mismo, mga kapatid. Go therefore. Ibig sabihin, tao. At yung tao na yon ay walang iba kundi sino? Tayo, mga kapatid. O either, mayroon pong binubuong missionary team ang isang church. Amen po ba? Okay. Doon po sa ating simbahan sa Binangonan ay patuloy po kami dumadalangin, mga kapatid, dahil bumubuo po kami ng isang mission team para po isend this coming 2024. At ipinapaliwanag po natin sa kanila at binibigyan natin ng linaw sa kanila na ito ang magiging buhay ng isang missionary. Amen po mga kapatid, no? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, go therefore, hindi lang po mga disipulo, not only the pastors, the leaders, but tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sige, focus po tayo dyan sa mga missionaries. Sa church, sino po dito ang ano, ang talaga na magbimisyon? Wala pa. Kirby Triders, sabi doon, mga kapatid. At malapit na na magtalaga ang church ng magmi-mission, mga kapatid. Supporting missionaries is essential because mission
is the biblical model of expansion of the kingdom of God. And by helping these missionaries, we help in spreading the good news to the whole world, mga kapatid. No? Sa pagtulong doon sa mga mag-mission ay ito po ay isang gampanin ng isang pananampalataya. Okay, bigyan tayo example. Halimbawa, may isinugo na, okay, mayroon ang ipinadala, at ikaw naman ay hindi available yung time, mga kapatid, anong gagawin mo? Anong magiging party natin? Para maging kabahagi tayo ng mission na ito. Sabi, panalangin, yes, nandun po yun. Ano ba? Financial. Hindi tatakbo ang isang ministeryo o hindi tatakbo ang isang gawain without money. Itong salapi, mga kapatid, no? Huwag na tayong magbulag-bulagan. Hindi po tatakbo ang isang gawain pag wala pong finances o financial sa isang ministeryo na dapat na ito ay magamit para po tumakbo ang isang ministeryo. Amen po, mga kapatid. Kaya lang isa nakakalungkot, ano po ang nagiging problema ng church para tumulong sa mga nagmi-mission? Kasi hindi maintindihan ano ba yung pananaw ko, no, sa pagtulong sa pagmi-mission ng isang simbahan. Hindi kasi maintindihan eh. And I pray, ngayong umaga, na maintindihan natin na you have the responsibility, mga kapatid. Mayroon po tayong mga kanya-kanyang obligasyon, no? Kung titignan po natin yung sa Book of Romans, sabi po ni Pablo, mga kapatid, mayroon mga tinawag na magpahayag ng salita ng Panginoon. Mayroon tinawag na, tawag ko dyan, magbahagi ng kanilang tulong sa mga anak ng Diyos. May kanya-kanya po tayong panawagan, mga kapatid. At kung ikaw naman ay hindi kaya na sumama sa isang mission team para mag-mission, mga kapatid, meron ka pa rin magagawa. Amen po ba? Okay? Meron at meron tayong magagawa. At ang magagawa mo na yun ay sumuporta not only sa pananalangin, kundi sa usaping pananalapit naman. Can you say amen? Amen. Parang mahina na yung amen ha. No? Nagpapahalata tayo, mga kapatid. Okay, pagdating sa pagsuporta sa mission, dapat amen. Okay, linawin natin, mga kapatid, paano po lalago ang isang gawain, no? Halimbawa, ito na lang, dito sa church, kung wala naman po sumusuporta financially, sino po ang magbabayad ng kuryente? No? Sino po ang tawag po dyan, magsusolder ng mga gastusin ng isang church? Hindi mo pwedeng lahat si pastor. Nakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Kundi tayo yun, nagtutulong-tulong po tayo. Kaya ngayon sa mission, hindi lamang po yung mga isi-send na missionaries ang kailangan gumalaw o kaya yung nag-send. Kundi ang bawat isa sa atin ay dapat merong ambat. Amen po ba, mga kapatid? Nakaintindihan? Okay, dahil ito po ay biblical para to expand the kingdom of God. Okay, halimbawa, sige, may pinadala na. At yung pinadala na yun, mga kapatid, sa tingin nyo po ba magtatrabaho siya ng Monday to Saturday? Yung mag-mission, sa tingin nyo po ba? Hindi eh, kasi ang gagawin niya ay mag-mission lang. Sa tingin nyo po ba, tawag po dyan, ang tao na yan ay hindi kailangan ng financial. Kailangan po. Kailangan din siyang kumain. Kailangan din siyang bumili ng pangangailangan niya sa kanyang sarili. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, kailangan ng tulong pinansyal sa isang missionary. Amen po, mga kapatid. No? Sinasabi ng marami na ang Pilipinas ang sending missionaries po sa buong mundo. Totoo po yun kasi nagkalat po ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa para po ipahayag ang salita ng Panginoon. Okay, balik tayo. O paano sila makakapunta sa ibang bansa kung wala naman po magsusuporta ng kanilang airfare, mga kapatid? Alangan po, maglayag itong mga to. Imposible, mga kapatid. Kaya dapat, meron talagang ano, pondo sa pagmimisyon. At obligado po ang bawat isa na magbigay ng kanilang suporta sa pagmimisyon. Klaro po ba, mga kapatid? Amen, no?
napakahalaga nito na maintindihan po natin na isa itong layunin para yung salita ng Diyos ay ano po? Lumaganap, mga kapatid. To spread out the word of God, the gospel. Eh, di naman po pwede na tawag po dyan hanggang prayer lang tayo. Kapatid, pag-pray ka namin, tama po yun, mga kapatid. Pero, kung nakikita mo at nakikita natin yung tamang pananaw, ay magsusuporta tayo. Amen po ba, mga kapatid? Amen, no? At kailangan din linawin ng isang simbahan na ang pagmimisyon ay isang napakahalagang gawain, mga kapatid, no? Napaka-importanting gawain. Tandaan, ha? Dapat linawin ng isang simbahan at nililinaw po natin dito na ang pagmimisyon ay napakahalagang gawain. Amen po ba? Nagkakaintindihan. Kasi ang layunin ng church ay mag-expand. Ang layunin ng church ay dumami ang makakilala sa Panginoon. Pero paano po tatakbo ito kung wala naman po tayong suporta, mga kapatid? Tulad lang pong pupunta sa Masbate, mayroong halaga. At alam niyo po ba, yung pag-mission, yan po ay isang investment. Amen po ba, mga kapatid? Nag-i-invest po tayo. No? Not only, kundi doon sa langit, mga kapatid. Kasi nagbibigay tayo. Investment po yan. At pag pinag-usapan naman po ang pag-mission, ito po ay isang malaking obligasyon. Hindi lang ng mga leaders ng simbahan, kundi ng bawat iglesia, ng bawat member ng isang simbahan, mga kapatid. Obligasyon po natin ito. Kaya huwag na huwag po nating pababayaan na kung mag-start na po ang pagpapalaganap sa muli ng salita ng Panginoon ang mga missionary. Amen po ba? Amen, no? And then for the churches, makikita po natin na ang main priority po nila ay suportahan po ang mga missionaries. Amen po ba? Ang iba po ay mayroon po silang natatanggap na allowances, mga kapatid, sa mga nagmimisyon. Totoo yun, mga kapatid. Okay? Pero ngayon sa church natin, dahil nag-uumpisa pa lang, naglilipong pa ng halaga para matustusan ang pagmimisyon, pero darating ang panahon na dapat po talaga, mga kapatid, ng isang missionary ay merong allowance. Nagkakaintindihan po ba tayo? At saan siya kukuha ng kanyang allowance? Kundi sa sending church. Amen po ba? Like for example, the main church. Dito siya kukuha, mga kapatid. Now, at the same time, habang siya po ay nagtutupad, kung tumutupad sa kanyang pagmimisyon, syempre, tapat naman po ang Panginoon eh. Hindi naman, no, linawin ko lang po, hindi kami, no, o sino mang isi-send ay after po doon sa allowances. Kasi we're serving the Lord, naglilingkod po tayo sa Panginoon. Hindi after po doon sa allowances na kayang ibigay po ng isang simbahan. Hindi po yun yung ating priority. Pero kailangan po talaga, mga kapatid, no? Ng isang missionary na magkaroon po ng kanyang allowance, mga kapatid, no? Dahil siya rin po ay kumakain. Marahil po siya po ay may pamilya, no, mga kapatid? Meron siyang pinag-aaral. Nakakaintindihan po ba tayo? At mayroon siyang gastusin sa loob po ng tahanan. At kung kasama po ang kanyang mga pamilya para mag-mission, mga kapatid, hindi po ito madali. Kasi, ano po yan, isang mabigat na pagdidesisyon na sa isang pamilya na isend po sa isang pag-mission. Hindi po madali, mga kapatid. Kaya, kukuha ng lakas, kukuha ng suporta sa bawat mananampalataya ng simbahan. Amen po ba? Na maramdaman itong missionary o itong senet na ito na ako ay tawag mo dyan ay hindi ako makaalinlangan na gawin ito kasi merong nakasuporta. Amen po ba? Merong nakaagapay sa akin na handang sumuporta kung ako man ay gamitin ng Lord o gamitin mightily rather ng Lord dito sa pag-mission. Magiging malakas ang kanyang kalooban, magiging maayos ang kanyang mga pagdidesisyon kasi alam niya na mayroong susuporta sa kanya. Kaya nga dapat linawin po natin, no? Doon po sa mga isi-send, mga kapatid, lilinawin. Ikaw, isi-send, no? At meron kang suporta.
Okay. Sa church po ng Binangonan, mga kapatid, matagal pa po yung aming pong nagpaplano na po kami at nanalangin na po kami. At meron na po akong binubuong mission team, no, mga kapatid, para this coming 2024, sila po ay ating pong unti-unti na isa-send, no, mga kapatid. Pero hindi biglaan kasi syempre baka hindi nila kayanin. Kundi paunti-unti hanggang yung kanilang ano po, yung kanilang tawag po diyan kanyang kanilang situation ay mapalagay ng Panginoon kung saan po sila nag-mission, mga kapatid. Nililinaw ko po sa kanila na ang church ng Binangonan ay magsusuport sa kanila. Para sa kasimula pa lang, nagkakaintindihan na, no, na ang church ay susuporta sa kanila. Amen po ba, mga kapatid? At nagpe-pray po ako sa Lord, sabi ko po sa kanila, nagbigay na po ako ng numbers sa magmi-mission, no? Kasi hindi naman pwede na 10 sila at 10 lang doon sa isang lugar, kundi isa dalawa lang. Yan lang po yung akin din na target, isa dalawa lang, may ba ay magiging support lang system doon po sa isang mission team. Pero halos isa dalawa lang, mga kapatid, no? Sabi ko sa kanila, kung sino man sa inyo ang magkukumit na mag-mission, ang ibibigay na alamas ng church ay 5,000 a month, mga kapatid. Yun po yung amin pong patuloy na ipinag-pray para naman si missionary, no, mga kapatid, ay merong ano po, merong ganado eh. No? Not after po doon sa support ng church, kundi alam niya na pagdating niya sa kanyang bahay, mga kapatid, no, ay meron siya may po-provide sa kanyang pamilya. Kasi mayroon po yung mag-mission na iwanan mo yung pamilya mo na walang anin. Good hope, sabi ni Pastor, good submission. Hindi mo maging effective yung ating pong pag-mission, mga kapatid, kung yung ating pamilya ay hindi maayos. Nakakaintindihan mo ba dahil? Kaya nagbigay ko sa kanila ng numbers, sabi ko, ito ang kayang ibigay ng church. 5,000 a month doon po sa magbibison, no? Sa tawag po dyan, magkukumit. Yun po yung aking tawag po dyan, binigay sa kanila na numbers. Para naman po sila ay hindi matakot, no? Eh, lalo po sa kabataan, malaki, mga kapatid, no? Pero sabi ko, hindi nagtatapos dyan. No? Kasi kung tutusin, kung may pamilya ka, 5,000, hindi sapat yan, sa loob na isang buwan. Kulang talaga. At sabi ko, habang tayo po'y nagpapatuloy, no, sa pag-mission, alam naman natin, maraming gagamitin ng Panginoon eh. Kasi nagkakaintindihan tayo sa loob ng church na susupport tayo sa pag-mission. Either si kapatid, no, ay hipuin ng Panginoon at ikaw ay i-bless. Amen po ba, mga kapatid? Kasi nakikita yung pagpapadal mo sa pag-mission. Pwedeng mangyari, mga kapatid, no? Tinitingnan po natin yung gano'ng mga sitwasyon dahil alam naman po natin na ang Lord po ay mabiyay. Pero lagi natin kinukondisyon sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga puso, specifically sa kanilang pananampalataya, hindi tayo dapat maging after sa support o allowance na binibigay ng church. Nakakaintindihan po ba tayo? Okay? At kung titingnan po natin, no? Itong ating pag-suporta sa gawain po, no, financial, mga kapatid, talagang may gagamitin ng Panginoon. It is good for us to remember that God has chosen to do the work of missions through the financial support of faithful saints. Sino po ito? Tayo po yung mga tinatawag na saints, mga banal. Amin po, mga kapatid? Parang ayos po tayo. Di ba tayo banal? Banal po ba tayo, mga kapatid? Amen? Faithful saints, mga kapatid, no? Parang ano sa tingin natin sa ating mga sarili? No? Tayo po ay mga banal, mga kapatid, na tinawag ng Lord. Okay? Kaya, doon naman po sa isi-send ng missionary, huwag kang mag-alala. Okay? Huwag kang matakot. Dahil, ang Lord na ating pinaglilingkuran ay ang mabiyayang Diyos. Amen po, mga kapatid? Kaya huwag tayong matakot, no? Ang Lord ay gagawa ng kapamaraanan para yung kanyang anak ay hindi rin po magutom. Amen po ba? Hindi rin po mahirapan. Can you say amen, mga kapatid? Okay?
Kasi nandiyan na yung suporta ng bawat membro ng isang simbahan, and at the same time, mga kapatid, ang Lord. Pag nakikita na tayo po ay faithful sa Kanya, pag tayo po'y ginagawa po natin yung kalooban ng Panginoon, marami po siyang gagawing mga dakilang himala sa buhay po natin. Amen po. Kaya doon sa isa-send dito, di ko alam kung sino-sino po kayo, huwag po kayong matakot, mga kapatid. Kasama po ang inyong buong pamilya. Amen po ba? Kasi hindi po pwede nang isi-send lang ay si Mr. o si Mrs. Hindi magiging effective pagdating sa ministry. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. No? Tingnan natin, mag-survey po kayo. Hindi siya magiging effective kung isa lang siya, o specifically kung si Mr. lang, o si husband lang, o si wife lang ang isi-send sa pag-ministry. Imposible po na siya po ay maging pakaibang mami siya, sabi ni Pastor. Kaya dapat isang buong pamilya. Amen po ba, mga kapatid? Okay. Dahil isang buong pamilya ang magmimisyon, di dapat marami din po ang magsusuporta. Okay? Ngayong umaga, no? Nabubuksan yung ating kaisipan. Handa na po ba tayo mag-support sa isang missionary? Pinansyal? Pinansyal, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. No? Tanda niyo yan, ha? Marami nag-amen dito. Sa mga sisens, sa mag-mission, paligyan niyo sila. Kapatid, nag-amen ka. Brother Chris, huwag mong buburahin yung video na to. Naka-video yan, mga kapatid. Para meron tayong katunayan na marami ang nag-amen na magsusupport sa pag-mimisyon, no? Okay. Malino na po ba? Dito po sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo, no? Si Christ na po mismo ay meron pong nag-support sa Kanya. In Luke chapter 8, verse 3, says this, Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others, this woman, were helping to support them out of their own means. Si Jesus Christ po yung sinusuportahan dyan eh, ng mga babaeng ito. At alam niyo po ba, yung iba dyan ay mga babaeng baluma, mga kapatid. Pero dahil sila po ay naintindihan nila na yung pag-mission ay kailangan talaga ng tulong, nagsusuporta po sila. Sila po ay tatlong mga kababaihan. No? Sinusuportahan po nila, pag pinag-aralan niyo po yung book passage po na yan, sinusuportahan po nila ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-mission dito sa lupa. Kaya required talaga sa atin na mag-support sa isang missionary. Amen, mga kapatid. Nagkakaintindihan. Para kayo natin mag-amen. No, ako po ay binigyan lang po ng maikling oras, mga kapatid, no? Dahil meron pang mga gawain. Okay, dahil kailangan po ng isang lingkod ng Lord dyan, suportahan po natin. Okay, pangalawa, supporting missions work is the responsibility of all the believers, no? The church is the real spiritual family, it is the body of Christ. Totoo po yan, mga kapatid. Ito po of Corinthians, chapter 16, 1-4. Now, concerning the collection of the saints, as I directed the church of Galatia, so do you also. On the first day of every week, each one of you is to put aside its saying, as he may prosper, so that no collection be made when I come. Si Pablo po ang sulat po niyan. When I arrive, however you may approve, I will send them with letters to carry your gift to Jerusalem. And if it is fitting for me to go also, they will go with me. Okay? Kung titignan po natin, mga kapatid, na dapat pala, no, sabi ni Pablo, mayroon na tayong sineset aside na suporta para sa missionaryo, mga kapatid. Amen po. Kaya ito, may nakaseparate dyan na mission offering para po yan sa isisenta missionary. Amen po, mga kapatid. Kasi,
Importante po ito kasi si Pablo mismo, sinabi niya po, mga kapatid, on the first day of every week, each one of you to put aside its sin. Paglikom na po tayo, mga kapatid, no? Para po may tulong po natin sa isang missionaryo na isisend po ng church na ito. Amen po ba? I-put aside na po natin. Marami naman po dito ang pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Buksan na po natin yung ating mga palad para mag-support po sa mission. Can you say amen? Kasi si Pablo, that time po ay nag-mission. Amen po ba? Kaya sinabi niya po sa kanyang nasasakupan na simbahan, itabi niyo na, maglaan na kayo ng halaga para tulong sa akin, no? At sa kasama ko. Kahit hindi na po ba tayo, mga kapatid, maglaan na po tayo ng halaga para po itulong. Amen po ba? To support the missionary. At dito, sa church na ito, alam ko po na tayo po ay bukas ang ating mga palad, ang ating mga puso, para po magbigay ng suporta sa isang missionary. Amen po ba, mga kapatid? Para mahina na. Oh, nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Amen po ba? Okay. There are three points I want to make about the above passages or scriptures. First, the early church had a system to put in place to support those folks who were out in the missions field doing evangelistic work. Pag hinimay-himay po natin yan, mga kapatid, no? Doon po sa early church, mga kapatid, yun po yung kanilang system para po masustain ang isang gawain. Amen po ba? Kasi hindi po masusustain ang isang gawain without the help of the others. Specifically, the members of the church. Amen po ba? Kaya, napakahalaga po nito. The second point that is made in the scripture is that God's people should put aside something to support God's servants who are in the mission. Nabakita natin kanina. The third point that Paul makes is that givers get to choose who will carry your gifts to the destination. No, dito sa verse sa pangatlong ano po, makita natin na si Pablo ayaw niya na siya mismo ang ano? Magdala. Para maiwasan yung ano? Kaisipan na baka yung mission offering na yan ay mapunta sa iba. Mga kapatid, kasi minsan ganun po ang mangyayari. Kaya ginagawa niya, oh, sige, ikaw na lang ang magdala dito ng mission offering. Kasi halimbawa, kung malayo, kasi malayo po yan eh, that time si Pablo. Halimbawa, nag-mission tayo sa Masbate o sa mga lugar malayo ng mga kapatid. Kung sino man dyan ang pwede magdala ng mission offering dali dito. Amen po ba? Kasi that time, wala pang banko eh. Wala pa ang ano eh, wala pa ang tawag po dyan, Gcash. Okay? At dahil ngayon naman ay very accessible na yung ganyang mga paparaanan, pwede po, mga kapatid. Pero mas maigi na merong nag-audit. Okay? Para lahat ng yung cash flow, yung lahat ng inilalabas na salapi pagdating po sa mission, mga kapatid, ay ito po ay detalyado. Amen po, mga kapatid. Para wala hanapan, kasi minsan baka maghanap pa eh. No? Ayan. Sinasabi natin katotohanan kasi minsan nangyayari po ito sa isang ano po some situation na minsan naghahanap ng mga tawag po dyan, no? About sa mission offering na nalikaw, mga kapatid. Okay, kaya kailangan meron po hahawak po nito ng maayos at meron pong mag-audit. Amen po ba, mga kapatid? Okay, malapit tayo matapos. Sa book of Philippians, you yourselves also know Philippians that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. Biruin niyo po yun, mga kapatid. For even in Thessalonica, you sent give more than once for my needs. Not that I seek the give itself, but I seek for profit with increases to your account. Baka natin discuss po yung verse 17 po na yan, mga kapatid, no? Si Pablo ay sagana. Amen po ba? Okay? Sagana. Dahil ano? Maraming nagsusuporta at dahil sagana po siya
sa suporta ng mga mananampalataya in different churches, mga kabatid, no? Na kanya na put up, hindi po hirap si Pablo na, ano po, gawin ang kanyang pagpulit. Amen po ba? Ganun din sa isang missionary, hindi siya mahihirapan ng todo. Kasi bakit? Marami ang nagsusuporta. Can you say amen? Okay. Kaya ngayon po sa ating simbahan sa Binangonan, puspusan po yung aming pananalangin na marami po ang ipuwi ng Lord na mga mananampalataya, mga kapatid, na patuloy na mag-commitment. Okay? Tama, si missionary ay committed na. Dapat marami din po na mga believers, no? Members of the church na maging committed sa pag-support sa isang missionary. Okay, ngayon, gudusin natin yung mind natin. Tayo po ba ay nag-commit sa Panginoon na tayo po ay walang hanggang susuporta sa isang missionary? Can you say amen, mga kapatid? Ang kailangan na, sabi ni Pastor, may patunay. Okay, Pastor, patunayin niyo po yan. No? We're praying na, mga kapatid, na magawa po na, doable naman po ito eh. Kasi hindi naman po nire-require ng church na magbigay ka ng sobrang laki. Maliban na lang kung yan po ang heart po natin. Amen po? Sa maliit na halaga, okay lang mga kapatid. Kasi pag nagsama-sama yan, yan po ay madami. Mga kapatid, amen po ba? Kaya hindi naman po nire-require na yung malakihan. Pero sabi ko nga, kung yan po ang heart po ninyo na magbigay ng talagang malakihan, kasi yun yung heart natin, at nakita natin yun yung ating pananaw to support the missionary, mga kapatid, ay di mas hindi. Amen po? Kasi para mas marami po ang magawa sila. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Kaya tayo nagbibigay ng numbers, nagbigay po ako ng numbers doon sa kanila para sila man din po ay maging effective. No? Para alam nila, ay meron akong magagamit sa pag-ministry. Kahit na minsan di siya madalaw ni Pastor, sa loob ng isang linggo o dalawang linggo, alam ko ng missionary ito, isi-send namin, isi-send ng simbahan ay, ano, maayos po ang kanyang kalalagayan at nagagampanan niya po ang kanyang ministeryo. Kasi alam niya, mayroong support po na natin. Amen po ba, mga kapatid? At marami ang committed na mag-support sa isang missionary. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Pero sabi ni Pablo, not that I seek the gifts, hindi lang ito para sa akin eh. No? But I seek for the profit which increase to your account. Sino daw pong magpapalain? Yung nagbigay eh. Amen po mga kapatid? Mas lalo pa lang magpapalain yung mga nagsusuporta sa missionary sa gawain ng Panginoon. Yun naman po pala ang naisin ni Pablo. Nakaintindi po ba tayo mga kapatid? Hindi naman pala na yun yung kanyang tinitingnan yung mga natatanggap niya. Kundi ang layunin ni Pablo na mas lalo pong pagpalain yung mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Tayo din po pala mag-benefits in the long run, mga kapatid. Kaya, mag-support ka na. Amen? Darating ang panahon, mapupuno itong box na ito ng support ng about sa pag-mimisyon. Amen po ba, mga kapatid? Kami doon, gagawa kami doon ng malaking box na para magkaroon sila ng makita ng mata nila na ang laki ng box. At sa challenge sila, kailangan pala madami kasi okay, mga kapatid, no? Biro lang po. Pero yung atin po kasing layunin po dito na maging effective, no? Yung isi-send the missionary. Kasi paano siya maging effective kung wala naman po siya gagamitin financially? Nagkakaintindihan po ba tayo? Baka si Pastor ay lagi na lang fasting. Pastor, ano bang fasting na po ngayon? Bakit po? Para may kausapin ng Lord na magbigay sa mission? Gusto niyo po ba yung pastor na isi-send natin o maglilingkod po sa Lord? Lagi na lang magpapasting. Kasi walang natatanggap na ano po, suporta ng simbahan.
malulungkot siya, mga kapatid. At baka pag nakita niyo sila, nakita niyo siya parang, ano na, zombie na. Kasi bakit? Tapos obligahin natin, Pastor, walang nangyayari sa gawain, ang nangyayari. Hindi pa lang natin kinamusta, Pastor, kumusta ka na? Ayos mo ba yung pamumuhay niya? Minsan ganun po eh, na nakakalimutan na si Pastor ay may pakiramdam din eh. Si missionary ay meron din pangangailangan. Meron din siyang obligasyon, mga specifically, sa kanyang pamilya. Minsan nakakalimutan ng mga nandun sa taas na kumustahin man lang yung kanyang senet na missionary. Lagi rin kung kumusta yung ministry. Pero ang tanong, hindi niya ba nang makikusta yung kalalagayan nitong lingkod na ito ng Lord, mga kapatid? Kaya, dinilinaw po natin ito, no? Kaya doon naman sa assistant na missionary, huwag po kayong matakot. Amen? Kasi, nakakasiguro po tayo ng buong suporta po ng simbahan ay, ano po? Maasahan po natin. Amen? Okay? Sa lugar po ng Binangonan, alam naman po natin, yung mga nakakapunta po doon, ang mga membro po doon ay tawag po dyan, simple lang po ang pamumuhay. Pero dahil po, ipinapaintindi po natin sa kanila na kailangan po talaga ang magsuporta at magbigay sa gawain ng Panginoon. Sila po ay willing, mga kapatid, na sumuporta. Kahit sila man din po ay hirap sa buhay. No? Kasi, yung mga nandoon po ang ating mga membro, mga kapatid, ay tawag po dyan, hindi naman nakakangat sa pamumuhay. Pero sabi ko sa kanila, hindi kayo mananatili dyan. Kasi bakit? Kayo ay nang susuporta sa gawain ng church. Sabi ni Pablo, kayo rin ang magbe-benefits kung kayo ay susuporta sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, mag-antay kayo ng mga ilang taon, makikita ninyo kung gaano kadakila ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Dinideklaro natin ito kasi naniniwala po tayo sa dakilang pangako ng Panginoon. Hindi dahil minamanipulate natin yung kanilang kaisipan, pero dahil itinuturo natin yung katotohanan sa kanila na darating ang panahon sa iyong pagiging matapat sa pagsuporta sa gawain sa church, ikaw din naman ay i-bless ng Panginoon. Dahil yan po'y pangako ng Diyos eh, mga kapatid. Walang anak ng Lord na naging bukas mapagbigay sa gawain ng Lord na binabayaan po ng Panginoon. Wala, mga kapatid. Bakit? Sila po ay bukas eh. Nakikita ng Lord yung kanilang mga puso. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayong magmadali, no? Na maranasan yung blessing. Kundi patuloy natin itong trabahuin sa pamagitan po ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At isa na po doon yung pagbibigay po natin sa mga gawain ng Lord, specifically po dyan po sa mission offering, mga kapatid. Kaya tawag po dyan, sa kanilang murang edad, sa pag-iisang Kristiyano, yung kanilang kaisipan, yung kanilang mga puso ay nakukondisyon pagdating po sa pag-support sa isang gawain. Eh dito, mga kapatid, ako po ay dumadalangin sa Panginoon na patuloy po na makondisyon yung ating kaisipan, yung ating mga puso, na patuloy tayong sumuporta. Amen po? Hindi po maging matagumpay without the support, no, of many. Mas marami, mas, ano po? Mas matibay, mga kapatid. No? Mas mabilis na lumaganap po ang gawain ng Lord. Okay, tuloy tayo. But I have received everything in the fall and I have abundance. I am amplified, supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. Yan naman po pala, mga kapatid. Ito po pala yung ano? Isang mabangong handog sa harapan po ng Diyos yung inyong pagsuporta, mga kapatid. At ang nagdidiklara po niyan ay ang lingkod ng Lord. Amen po ba? Eh, para pala ito'y maging susi din na tayo po ay pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, ay patuloy tayo magbigay sa gawa. Okay? Tuloy tayo. First, we learn about the ministry of giving and receiving, which the Philippians had mastered. Sabi po yan ni Pablo, mga kapatid, na mastered po ito ng mga taga-Pilipos yung pagsuporta pagdating po sa pagbibigay. At ngayon dito sa church, dapat ma-master din po natin ito, mga kapatid. Ano man po ang kalalagayan po natin ngayon, huwag nating titingnan, Pastor, hirap nga kami bumili ng ganito eh. Hirap nga kami magbayad sa aming mga inuupahan. Hirap nga kami magbayad sa kuryente. Mga kapatid,
para yan po ay ma-overcome yung kanyang klaseng situation, matuto tayong bigay sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Para magkaroon po ng breakthrough pagdating po sa finances, mga kapatid. Kasi kung hindi magkakaroon ng breakthrough sa ating pong finances, talagang o sa pagbibigay, mga kapatid, ang ganyan lang yung buhay po natin. Kasi kung para tayo pagpalain ng Panginoon financially, anong ibibigay mo? Di, may kinalaman din po sa financial, mga kapatid. Para pagpalain mo yung katawan mo, maging healthy ka, ano gagawin mo para maging healthy ka? Matulog ka ng maaya, maaga, kumain ka ng maayos, mag-exercise ka. Dala naman po yun, mga kapatid eh. Para magpalain din po tayo, mga kapatid, financially, magbigay din po tayo. Amen? At yung mga taga-Pilipos, no? Ay na-master po nila ang pagbibigay, mga kapatid. At hindi naman po sila pinagkulang ng Panginoon. At kung gagawin po natin yan, nakakasiguro po ako dahil pangako ng Lord dyan, hindi naman tayo pagkukulangin ng Panginoon, mga kapatid. At alam niyo po ba, pagdating po sa pagbibigay, no? Yung bagong covenant, dahil yung tatawag ko dyan teaching, dito po sa New Testament, hindi na po pinag-uusapan po ang prosyento. Amen po? Nakakasinan po ba tayo? Doon po sa Old Testament, pinag-uusapan po yung 10%. Pero dito po sa New Testament, yung bagong katuruan, sabi ni Jesus Christ, hindi na pinag-uusapan po ang prosyento. May example po ako sa inyo, yung babaeng balon. Ano po yung binigay niya? Yung kanyang buong kabuhayan. Prosyento po ba yun? Gano'ng makalaki? Sobrang laki. Buong kanyang kabuhay na. Hindi niya alam na baka po kasi hindi na siya kumain. Pero ibinigay niya po. Yun po kasi yung daladalang teaching ni Jesus Christ pagdating po sa pagbibigay. And I pray na dapat ma-master po natin ito, mga kapatid. Can you say amen? Sinabi niya naman po sa ni Pablo, sa mga taga-Corinto, kailangan magbigay din po galing sa ating usang loob, hindi na pipilitan, mga kapatid. Nakakaintindihan po ba tayo? Right heart pa rin, tamang puso pa rin yung pagbibigay, mga kapatid. Amen po ba? At ngayon po, kinakausap ka ng Lord na magsuporta sa pagbibisyon. Mamaya, bigay po natin, mga kapatid, yung ating suporta sa bisyon. Amen po ba? Okay? Hindi lang tayo puro taga-amen, hindi puro din po tayo taga-tuwa. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Yan po ay isa na pong aming natutunan doon po sa church. Huwag lang kayong puro taga-amen, kundi mga taga-gawa din po tayo, mga kapatid. Diba? O, mamaya, marami ang naabaw yan, mga kapatid, no? Ibigay natin yung ating pong support para naman po yung resistance na magbibisyon ay, yun po ay hindi siya mag-alala, mga kapatid, at magawa niya po yung the best para sa gawain. Okay, first we learn about, mga kapatid, dito, no? Sa ating pong pinag-uusapan, isa na yan. Our giving to mission should be intentional. Amen po, mga kapatid. Kasi pag intention mong magbigay talaga sa gawain ng Panginoon, anuman po yung laman ng iyong bulsa, magbibigay tayo sa Panginoon. Ano po ibig sabihin? Anuman yung kalagayan natin. Kung ikaw po ay merong kusang loob and it is intentional to support the mission of the church, tayo po ay magbibigay. Amen po ba, mga kapatid? Okay, bigayin portion ito, mga kapatid, yung ating po, ano po, pinag-uusapan, no? Kasi suporta eh, no? Pagdating po sa pag-mimisyon. Okay, tuloy natin. In our conclusion, 1 Peter chapter 4:10, as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's period grace. Mga kapatid, may kanya-kanya po tayong ano, mga nare-receive. Okay? Marami kasi ibig sabihin ng gift po dyan eh. No? Sige, simplify na lang po natin. Kanina nabanggit ko po sa Book of Romans na mayroon pong gift of the Spirit. No? Ano po ito? Iba po yung fruit of the Spirit at iba rin po yung gift of the Spirit. Yung gift of the Spirit, marami pong binanggit doon. Siya po yun eh, hindi ako nagkakamali. Na, sabi po doon, ang iba magpahayag ng salita ng Panginoon, ang iba magturo, at yung iba po ay magkaloob o tumulong sa mga gawain ng church. At eto, mga kapatid, para din po tayo ay, dahil tayo po ay mabuting katiwala, no? Tayo po ay, ano po? Magbibigay. To serve one another. Ibig sabihin,
Nakikita mo yung pasanin ng isa, ay itulungan natin mga kapatid. Nakikita natin yung pasanin ng isang missionary. Oo. Kapatid, pastor, kumusta ka na dyan? May Gcash ka ba? Nakikitihan mo ba natin? Okay, huwag na natin antayin si pastor ay magpakaawa mo para o si missionary. Lagi natin kumustahin. No? Kaya isend na sa mind, no, mga kapatid, na hindi ko alam kung sino po ang isend dito. At I pray. Now, every believers as a gift, they can use to father the kingdom of God by serving others. Amen po ba? Okay? Ngayon, no, kasi tawag mo dyan, magbibigay tayo sa Panginoon, no? Hindi pa ito about doon sa, tawag dyan, dito po sa tithes natin, mga kapatid. Ngayon, bubuksan po natin ito. Okay? Parang nanahimik ang bawat isa. Okay, no, pinag-usapan po natin yung suporta. At dapat natin itong pasimulan dito mismo sa church. Amen po ba? Para magkaroon po ng breakthrough. No? Para naman po yung gawain po ng simbahan ay maging matibay, maging, at ito po ay maging successful kasi merong gagamitin. No? Financially. At ngayon, nasa Basiliki, bigyan natin ng konting background, no, mga kapatid, yung ating pagbibigay sa Panginoon. Inahamon po kayo sa mga oras na ito, mga kapatid, no, na magbigay tayo sa mission. Okay? Ito na po yung panahon, mga kapatid, at ipag-pray po natin yan. Okay? Hindi na po ako magtatawag, magka-count pa, hindi na, mga kapatid, hindi na po tayo magtatawag, okay? No? Ng pag-mission na magbigay. Okay? Punta na lang po kayo dito sa ating pong harapan na dyan po ang offering box. No? Tayo po ngayon ay magbibigay sa mission, mga kapatid. Okay? Glory to God. Atiniki. Praise the Lord. Hallelujah. At masagana po ang Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Baka meron pa sa taas, mga kapatid, no? Huwag po tayo mahihiya na ibigay po ang ating pong suporta sa misyon, mga kapatid. Hallelujah. At salamat po sa Panginoon, no? Na alam ko naman po na tayo po ay ito po ay galing sa ating mga puso yung ating pagbibigay. Mga kapatid, amin po ba? Masaya po pong nagbibigay. Amen. Mas masarap na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay, ito po yung pakiramdam na ikaw ay nakakatulong. Ikaw ay nakakasuporta sa ministeryo. Ito po yung pakiramdam eh. Para hindi mo ma-explain yung kagalakan na halos para bang mahihiyak ka, Lord. Ngayon ay nagsusuporta na ako sa isang misyon. At darong hindi mo parang yung panahon na ikaw din ay pwedeng gamitin ng Panginoon para po sa pagpapahayag o gamitin sa iba't ibang lugar para pag-misyon. Mga kapatid, bakit natin ito ginagawa? Kasi naintindihan na natin yung pananaw, what is the right perspective, no? Ng ating suporta sa misyon ng simbahan. Kaya kayo po yung inanyaw kanina na magbigay ng ating po kaloob sa misyon. Okay? Sige mga kapatid, dahil nandiyan naman po yung ating kagalakan, tayo lahat. At ipag-pray po natin. Hallelujah, Father God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Extend niyo po ang inyong po, mga kamay. Hallelujah.
And patuloy natin pag-pray. Nalikot po ang mission offering. Hallelujah. Yes, hallelujah, Father God. Salamat. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyaya. We are blessed, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay nagbibigay na. Hallelujah. Hindi kami, Panginoon, yung panahon namin na magbibigay kami para pagpalain, kundi Lord, the right principles of giving. Nagbibigay na kami dahil kami, O Diyos, ay pinagpala mo na, Panginoon. Kaya, Father God, salamat sa bawat isang nagbigay. Lord, sinabi ko sa iyong mga salita, hallelujah. Sa bawat isang nagbibigay, Panginoon, ay pagpapala. Blessing upon blessing, siksik, ligligo, mga ako na mga biyaya, Panginoon, ang patuloy niyo pong ipagkalob sa kanila. Father God, salamat ng bawat isa ay bukas. Ang aming mga puso, Panginoon, ang aming pong mga palad, hallelujah, na magbigay, Panginoon, pagdating po, Diyos, sa mission, Panginoon. Lord, Father God, aming pong itinataas, Lord, ang bawat nalikom na salapin ito, hallelujah, na gamitin ito for the furtherance of your kingdom. At sa bawat isang nag-commit, Panginoon, to support the missionary, Father God, bless them. In Jesus' name, hallelujah, nag-uumabaw na blessing, Panginoon, ang patuloy niyo pong ipagkaloob. Father God, patuloy po kami magsusuportan mo, Panginoon, sa mission. Lord, ito po yung pasimula, Panginoon, hallelujah, na magkaroon po ng breakthrough in our finances, Panginoon. Because, Lord, hallelujah, ginawa po namin yung aming pagparte bilang mga anak niyo po, Diyos, na magsuporta sa isang misyon at isang simbahan, Panginoon. Father God, bless you po, Lord, ang bawat nalikot na itong offering, Panginoon. At patuloy po ito, Diyos, na magumapaw pa. At sa bawat isa, Diyos, hallelujah, I declare right now the abundant life in the right name of Jesus. Prosperity, hallelujah, sa buhay po ng bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon. Thank you, Father God, it is to pray in Jesus' name. Ang lahat po ay magsabi na, amen. Glory to God. Tayo po po, mga kapatid. At alam ko po, ang bawat isa ay napagpala, no, mga kapatid? At dahil napagpala po tayo, tayo po ay na-covering, mga kapatid, no? Para po sa mission. At alam ko naman po, ang Diyos namin ay napakabuti. Siya po ay ang mabiyayang Diyos. Siya po ay magsusuplay lahat ng ating pangailangan ng higit pa, siksik, liklik, at kumama. Maraming maraming salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa muling palangpakan namin ng Lord. Glory to God. God bless you all.